sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang liha. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikhiem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon,
Unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Ang Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolong. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan na sa gayoy makikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ang siyang magdala sa atin at maghatid kung ano man ang ating paglalakbay sa araw na ito. At napakagandang bigyan ng pansin ang dire-diretsyong salita ng Panginoong Jesus, ang poong Nazareno, sabili niya sa atin, "Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan." Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Huwag ninyong pansinin ang puwing ng iba,
gayong mas malaking puwing meron kang dinadala. Yung tatlong bagay na ito ay pamamaraan upang sundan ang sinabi ni Jesus na kailangan mong maging banal katulad ng aking amang banal na nasa langit. Sa ating buhay, talaga na atang maraming tao ang mapanghusga. Ang sabi sa ating CCC ay ang kasalanan daw ay contagious disease. Ang kasalanan ay nakahahawa, lalo na kapag you approve, you cooperate, you praise. Ano pong ibig sabihin nun? Yung nakikipag-isa ka, kahit hindi ikaw ang gumagawa ng kasalanan, pero nakikiisa ka sa taong gumagawa nito, nahahawa ka na rin ng kaniyang kasalanan. Dahil nga ikaw ay tumatanggap ng mga bagay na hindi totoo o kasalanang ginagawa niya at ito ay niyayakap mo. Ano yung kasalanang iyon? Ang paghatol sa kapwa. Na sanay na tayo at normal na na marinig natin ang salitang pagiging marites. Hindi ko alam, parang weakness na ata ito ng Pinoy eh. Mapalalaki, mapababae. Kapag nag-umpisang magmarites, alam nyo ba na ito ay paghatol na sa iba? Gayong hindi mo alam at wala ka doon sa kaniyang sitwasyon. Ang hilig-hilig nating mga Pinoy na mag-generalize, na mag-evaluate, na mag-judge sa sitwasyon ng iba, gayong wala tayo doon sa sitwasyon para tayo ay magbigay ng ating opinion. Tayo rin maraming opinionated. Yung bang mga opinion natin, ipipilit nating ito ang tama at ito ang sakto. Binibigyan tayo ng babala, ng puon ngayong araw na huwag tayong humatol upang tayo naman sa huli ay huwag hatulan. Huwag tayong makiisa sa pagkakasala ng iba. Huwag tayong makiayon sa pagsasala ng iba upang hindi tayo makasama at tayo ay mahawa sa kasalanan ng iba. Ang hirap pong mahawa sa kasalanang ayaw mo, pero unconsciously, nahahawa ka na dahil nakikiisa ka. Kaya nga po, tuwing umaga at may nag-uumpisa ng hawahan ka ng kasalanan ng iba at nag-uumpisa ng hatulan ng iba at nag-uumpisa ng imarites ang iba, bigyan nyo na lang po ng sign. Kung wala tayong masasabing maganda para sa iba, let us close our mouth. Isang paraan upang putulin ang kasalanang ipinapasa sa iyo. Nung isang araw, kami kumakain. May isang tao na nakapansin na ako ay masarap kumain ng matamis. Nako, Father! Masama pong kainin yan kasi magkaka-diabetic kayo. Sabi ko, matagal na po akong diabetic. Dinadagdagan ko lang. Nako, Father, wag mong kainin yan. Mga high blood po kayo. Matagal na po akong high blood.
Meron po akong dalawang maintenance. Ikaw, sister, ilan ang maintenance mo? Nako, Father, araw-araw, anim. O, nakita mo na? Ako, sinasabihan mo, dalawa lang ang maintenance ko. Ikaw, anim, araw-araw. Hindi ka lang high blood, hindi ka lang diabetic. May sakit ka pa sa atay. Marami kang sakit, anim. Pero ang sinasabihan mo, dalawa pa lang. Although hindi tayo nagko-compete, pero minsan, nagiging mas magaling tayo sa iba kapag nakikita natin yung sitwasyon, gayong sarili nating sitwasyon, hindi natin kayang ayusin. Ano daw yung ginagawa ng mga taong judgmental? Yung mga taong judgmental daw ay ang mga taong hindi at peace sa kanilang sarili. Yung mga taong mahilig makialam sa ibang tao, hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang buhay. Kaya siguro upang maunawaan natin ang salita ng Ebanghelyo ngayon, is unahin nating ayusin ang ating sarili. Unahin nating ayusin ang ating pamilya bago tayo tumingin sa mga sitwasyon at pangyayari ng iba. Dadalaw ka sa isang bahay, makikita mong madumi ang kanilang bahay. Tanungin mo muna sa sarili mo, malinis ba ang aming bahay? Pupunta ka sa kapitbahay mo, nakita mo ang kanilang ulam ay tuyo. Tingnan mo muna sa sarili mo. Huwag nating hayaang ang sitwasyon ang magdikta upang tayo ay mag-judge sa iba. Ayusin natin ang ating sarili. May isang babae na lumapit sa akin at sinabi, Father, ano po ang pwede kong gawin upang hindi ko makita ang ginagawa ng iba dahil ako po ay nagkakasala? Simple lang naman ang sinabi ko. Kumusta ang iyong aparador na damitan? Maayos ba ang pagkakatupi? Wala ka bang labahin? Ngayon kung wala kang magawa at maayos na ang aparador mo, tanggalin mo uli at muli mong itupi ayon sa kaniyang kulay. At pag natapos mo na yan, umakyat ka sa bubong mo at magpintura ka ng bubong. Tingnan ko kung makakaalam pa ang kapitbahay mo sa ginagawa mo. Yun bang ang dami nating oras sa iba para mangialam? Pero sa sarili nating pamilya at sa sariling sitwasyon, nawawalan tayo ng oras. At ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Let us have peace in ourselves. Linisin mo ang sarili mong bakod bago tayo maglinis ng bakod ng iba. Labhan mo ang lahat ng maduming sapatos. Linisin mo ang CR mo. Ayusin mo ang damitan mo. Alisin mo yung agyu sa itaas ng bubong mo. Ayusin mo ang pamamahay mo para hindi tayo malulong sa pagja-judge ng iba. Huwag nating hayaang araw-araw ay madala tayo sa kasalanang nakakahawa dahil nakatatakot na sa kaduluhan ng buhay, ito rin ang gagawing sukatan ng Diyos sa ginagawa natin sa kapwa. Sabi nga po ni San Agustin, ang unang bahagdan ay magmahal. Ang ikalawa ay magmahal. At ang ikatlo ay ang magmahal pa.
magmahal tayo kesa tayo ay humusga. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
o sana sa kaitaasan. Magsilhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy
ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.